Good morning mga kapalaboy! Kaway-kaway mga totoo mga inday! Before tayo mag-proceed, shoutout pala sa ating supporters, no, si Malcolm in Aussie Vlog. Napaka-loyal po natin ang supporters. Supportahan po natin siya mga kagulay, no? At saka subscribe yung kanyang channel. So mga kagulay, this morning, introduce natin yung farm na repulyo ni Sir Bieni Villanueva dito sa... anong lugar nito, sir? Miyasong, Tupi, South Cotabato. So mga kagulay, ito yung kanyang repulyo farming. At saka yung similya ay ang Wakamini. So yan po mga kagulay, no, dalawang lata ito, sir, no, lahat. Oo. So estimate natin mga kagulay, nasa ilang seeds nga ito lahat, sir? Mga 16,000. Oo. Po ito lahat-lahat, no, ang area ni sir. So hindi natin ma-estimate kung gaano siya kalawak, kasi medyo bundok, mahirap tayo mag-estimate. Pero kulang-kulang nasa kalahating hektarya. So mga kagulay, tatanungin natin si Sir Bieni ngayon kung magkano ang kitaan sa repulyo, ano. Sir Bieni, halimbawa itong 16,000 na puno ng inyong repulyo, magkano ang ano mo nito, ang ma-harvest na kilo? Hindi, sir, sa pagkapag makita mo kung ganito kalaki lahat. Oh, ganito. Makasabi ka na mas dami ang ma-harvest mo. Ganito. Oh, sige. Oh. Sir Bieni, halimbawa itong Wakamini, magkano ang lata nito? Kwan? 1,200? 1,200. So sa dalawang lata, nasa 2,400. Oh. So pag estimate natin, sir, kung ganito kalaki, halimbawa mga kagulay, no, nag-start na siya na mag-balls, no? Usually, oh, di ba, first week pa siya ma-harvest, sir, no, ng March. So pag ganito siya kalaki, sir, ang ma-balls niya, may ilang kilo po yung 16,000 na seeds? Sa isang lata lang, sir, ikuan natin sa 50 grams, sir. O ganito kalaki lahat. Hindi magina sa kwan. 100 sacks. 100 sacks? Oo. Yeah, sa pag 50 kilos lang, estimatein lang natin, sir, sa mag 50 kilos lang sa 100 sacks. Kwan ang makuan mo dyan? Mga 5,000 kilos. 5,000 kilos? Oo, 5,000. Ayan. So yan mga kagulay, no, sa 16,000 na seeds, no. Yan, pero pag ganito siya mga kagulay, usually mahigit isang kilo, eh. So pag uniform, usually kasi mga kagulay, hindi naman lahat-lahat uniform na ganito kalaki, sir, no. Oo. Pag ganito po kaya uniform usually kagulay, yan ito nasa ano, eh, nasa isa't kalating kilo. Pero palagay natin, sir, ang ma-harvest mo ay nasa 5,000, no? 5,000. 5,000 kilos. Yun na yung pinaka-minimum natin. Oo. Magkano ba ang presyon ngayon, sir, sa palengke? Sa ngayon, sir, nagbaba. Yung kuha sa inyo ngayon, magkano ang kuha? 18. 18 pesos per kilo. Oo. So mga kagulay, sa 5,000 na kilo, halimbawa sa maanin ni sir, no, bali times 18 yung presyuhan, magkano ang makukuha natin yan? So usually, mga nasa 90,000. Tama, more or less 90,000, di ba? 90 to 100,000. Ganito pa lang yan na repulyo, no? Tatanungin natin si sir kung magkano lahat-lahat na nagastos mo, sir. Halimbawa, sa seeds mo, 2,400 na yon. Yung abono mo, sir, ilan? 11. 11 sako, 11 bags. Oh. Mga ilang presyo nun, sir? 1,000 yung bili niya doon sa kwan, sa malandag. So, 11,000 yun. Oh. So, total, nasa ano na... 13,400. Oh. Ano pa, sir? Ang kwan, sa chemicals namin, sir. Ang gastos sa pag... Sa mga gamot? Pag gamot, patanim namin dito. Parang sa estimate ko ngayon ng aming gastos dito, mas masubra sa 30,000. Palagay natin 35,000. Oh. Lahat-lahat na yon. Oh. Yan. So mga kagulay, halimbawa pag ang income ni sir dito, pinaka-minimum na yun siya mga kagulay, ha? Sa 5,000 kilos na tag 18 pesos per kilo, nasa 90,000, sir, di ba? So ang gastos mo ay nasa pinaka-maximum 35,000. So may kita pa rin si sir na nasa 55,000. So ilang months lang to, sir, bago ma-harvest mula sa pagtanim mo? Tatlong buwan. Oh, tatlong buwan. So harvest na, no? Oo. Ayan. So 3 months, 55,000 ang kita mga kagulay, no? Tapos bonus mga kagulay, halimbawa pag ganito kalaki lahat-lahat, mas higit pa doon sa 55,000 ang kikitain mo, sir, no? Sir, paano mo naisipan na magtanim ng repulyo? Bakit repulyo yung gusto mong itanim? Mas kwan, sa tingin ko, mas okay yung repulyo dito. Sa amin nga ng lugar. Oh, maganda ang kitaan sa repulyo kaysa sa ibang gulay. Kung makita mo ang performance sa repulyo dito,
na mas okay. Mag-click talaga yung repulso dito. Oh. Pero nag-try na kayo ng ibang mga taranim dito, sir? Na-try na dito lahat, sir. Atsal. Naka-atsal man kami dito dati. Oo. Oh. Pero okay pa rin. Okay pa rin. Ngayon, repulso, mas perfect para dito sa area mo yung repulso, oh. No? Sir, matanong ko lang kung ano yung mga sikreto mo para mapalaki mo ng ganito yung mga repulso mo, no? Gusto niyo makagulay, doon sa pinakababa, medyo mataba kasi ang lupa. Tapos dito mataba, oh. So makagulay, ganito na po siya kalaki, no? Mag-aantay pa tayo ng 2 weeks, di ba, sir? Bago mag-harvest. Oh. So ganito na siya kalaki, makagulay, ha? Hindi pa yung perfect time na para i-harvest. Pero oh, tingnan mo, pa. Malaki na siya, oh. Hmm. Yan, malaki na. Ito, may gitsang kilo na to, eh. Ito, may gitsang kilo. Ano yung pinaka-discarte mo, sir? Bakit mapalaki mo siya ng ganito kalaki? Kwan, sa abuno lang. Makikita mo, yara ang ginagamit namin. Yara lang na abuno. Oh. At saka dilig. Oo. Oh. Ayan. So yan mga kagulay, no? Abuno lang yung sikreto talaga nito at saka maintenance ng paggamot. Oo. Oh. Ayan. So mga kagulay, kung napanood nyo po yung unang video namin kung paano mapalaki ito, yan, abuno lang po talaga mga kagulay, no? Ang discarte. Tapos yung paglalagay ng gamot para hindi tamaan ng insekto. Kasi pag tinamaan ng insekto, failure to, no? Reject na to. Oo. Oh. Yan, reject. Mahina na sa tingin, pangit na sa tingin sa mga buyer. Oh, hindi na sila kukuha. Unlike pag ganito, perfect na perfect. Mabilis. Yan, no? Mabilis. 2 weeks pa antay natin mga kagulay, ha? So pagdating ng 2 weeks, siguro mahigit 2 kilo, sir, no? Quality. Oh. Kasi wala siyang, wala yan. Tingnan nyo mga kagulay, ha? Wala siyang usually marka ng mga kagat ng insekto, no? Ito, napunit ko lang to pag kuha kanina, no? Yan. So ang ganda mga kagulay, oh. Yan. May tubig pa. So mga kagulay, ang estimate ni sir sa ating maharvest sa 16,000 na seeds, nasa 5,000 lang yun, no? Oh, pero pag mag-uniform ng ganito, sir, halimbawa kahit 1 kilo na lang, 1 kilo ang isa nito, pinaka-minimum, pero ito may gitsang kilo to, eh. Nasa 16,000 kilos tayo makukuha, no? Times 18. Yan, nasa 280,000 tayo. Yan, so malaki ang kitaan mga kagulay, no, sa repulso. So, sa mga dyan, sa mga DJer nga na ito na, nasuot ko na yung kanilang mga sweatshirt. Kung gusto nyo, nyo baka tulong kamo sa amin, baka naman sponsor kamo sa amin dito. Yara. Yung mga Yara at saka Bas F. Bas F yun ang pinaka-loyal mong ginagamit, no? Bas F. So yun nga, sa buyer, ito na yung buyer. Yan. Baka naman at saka sa Yara, tapos Bas F. Yan, loyal na yung... Makikita nyo yung resulta sa Yara at saka sa Kwan. Sa Yubal at saka Binibya. Yun, ito na yun. Oh, ito na. Maraming salamat sa mga nag-introduce pala kay sir, no? So yan mga kagulay, no? Malaking pasalamat ni sir sa mga nagpunta dito na yung representative ng buyer, tapos mas Bas F at saka yung Yara. So okay. Baka naman po mas sponsor si sir. Tingnan nyo naman mga kagulay, no? 2 weeks before harvest, ganito na kalaki yung kanyang repulso, no? Baka naman ma-sponsor nyo siya para mapalago palalo yung kanyang area, di ba, sir? Tama. Yan, maraming salamat mga kagulay, no? Yan, ito po. Mayigit 2 kilo. Maraming salamat mga kagulay. Sana po may natutunan po kayo sa video na ito kung paano kalaki, gaano kalaki ang kitaan sa repulso farming, no? Kung nakatulong po kami sa inyo mga kagulay, pa-subscribe naman po ng ating channel dyan, ang Pinoy Palaboy, at pa-click yung notification bell para updated po kayo sa aming mga latest videos, tips, at saka techniques about sa pagiging successful farming. Maraming salamat mga kagulay at happy farming po sa ating lahat. Ayos. Yan. Malapit